Welcome to my channel mga katropa. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang ating racing gear for Wave 110 at saka Wave 125. Tara! Ito mga katropa, ang ating racing gear ng Wave 110 o kaya XRM 110 o kaya Wave 100. Ito yon. Gear 1. Ito yung gear 1. Tapos gear 2, gear 3, at saka gear 4. Ito mga katropa. Ang ngipin ng ating gear 1, nakasulat naman dito, is 32 teeth. 32 teeth. Sa stock niya mga katropa, nasa 34. Kumbaga, ito high speed ng ngipin ng dalawa. Ito naman, 27 sa gear 2, 27. Ang ating gear 3 is 25 teeth. Ang ating gear 4 is 23 teeth. Ngayon, etong ating pang Wave 110 tsaka XRM 110 na gear mga katropa. Pagbibili kayo ng ano mga katropa, yung pag sa 110 nyo isasalpak, pwede nyo yung 1 tsaka 2 tsaka 4. Primera, segunda, hindi naman kayo magbababad sa trisera, kwarta naman diretso. Ngayon, dito sa XRM 110, itong 1-2-4, pasok po talaga siya. 1-2-4 lang. Hindi nakasali yung 3. Ngayon, pag sa Wave 100 naman yung ikakabit, kailangan talaga siya ng 3 kasi hindi akma yung stock na 3 doon sa pang XRM 110, hindi siya akma doon. Kaya kailangan magkaasawa silang 2, 3, tsaka 4 kasi magsalubong na sila nito. Kumbaga, papasok na siya dito sa dalawa. Pag kukunin mo, pag sa Wave 100 nyo ikakabit. Kailangan talaga 1, 2, 3 at saka 4. Kasi yung stock doon, hindi talaga papasok yung 3 na stock doon sa Wave 100. Dito sa 4, yung asawa niya. Kaya kailangan sa Wave 100, 1, 2, 3, 4 po talaga. Pag sa XRM 110 naman, 1, 2, 4, papasok po siya. Kasi pag pang-racing nyo talaga, hindi naman din kayo nagbababad talaga sa trisera pag sa pang-XRM 110. Doon naman talaga kayo, pagka pasok ng primera, diretso segunda, pagka trisera nyo, diretso naman kwarta. Dito sa 110 ha. Kasi nakalagay talaga dito pang 110, pero pasok po talaga siya sa Wave 100. Yung mga naghahanap kasi dyan, meron naghahanap talaga kung pwede ba daw, may nagtatanong din, na kung pwede ba daw sa Wave 100 yung gear ni LHK o L-Power dito sa pang Wave 110. Papasok naman po siya, kaso lang ang kailangan po talaga, set talaga ang kukunin mo para akma talaga siya yung ngipin niya doon sa gear 4 tsaka yung sa 3. Sa Wave 110 naman, hindi mo na kailangan magtatlo. Kung gusto nyo namang magtatlo para magandang performance, ay apat, pwede rin po. Pang XRM 110, 1, 2, 3, 4, pwede rin po sa inyong bilhin yung buo. Pero pag hindi nyo naman kailangan na magiging gear 3, pasok din po talaga. Doon lang po talaga sa Wave 100, hindi papasok pag 1, 2, 4 lang bibilhin nyo mga katropa. Kailangan set talaga siya pag sa Wave 100. Okay? Dito naman sa ating Wave 125, meron din tayo dito sa L-Power natin sa Wave 125, 1, 2, 3, 4 din po mga katropa. Pero nasa sa inyo lang din kung paano kayo bibili ng isa-isa, pwede rin po. Kung isa-isa lang kukunin nyo, at saka meron din nagtatanong na kung papasok ba daw yung sa 4 speed
na set sa high speed tsaka dito sa ano, hindi ko masyadong kabisado mga katropa kung papasok talaga siya. Siguro may tatanong lang kay sa mekaniko nyo kung pupwede ba yung isa-isa na mabibili. Kasi meron, ito talaga sa L-Power talaga, pwedeng isa-isa ang mabibili nito. Kaya ang ngipin namin sa gear 1 ng Wave 1, 2, 5, 32, same lang halos din pala sa ratio. Yung sa Wave 1, 2, 5 naman mga katropa, ito Wave 1, 2, 5, Xarim 1, 2, 5, Aris 1, 2, 5, pasok po to lahat. Maliban po sa FI, kasi iba yung tranny ng pang FI. May nagtatanong din sa akin sa vlog na kung papasok ba sa pang FI yung aming tranny. Hindi po talaga, kasi magkaiba po talaga ang tranny ng pang FI at saka pang carb type. Eto lahat ng pinapakita ko sa inyo mga katropa, puro lang to pang carb type. Yung sa gear 1 naman sa Wave 1, 2, 5, same lang sila sa ratio ng Wave 1, 10 din pala. Pero naman dito sa gear 2, iba na. 29 dito, ang sa gear 2 ng Wave 1, 10, 27. Sa gear 3 natin, 22. Parang alternate sila ng ngipin pala. Ito naman 25 sa 110. Dito naman sa ating gear 4, 25. Tapos dito naman sa 110 pala, nagli-less din sila ng dalawang ngipin, 23. Basta ito mga katropa, yung ating Wave 1, 2, 5 na gear, pwede siya isa-isa dito sa ating L-Power na gear. 1, 2, 3, pwede niyong bilhin ng 1, 2, 3 lang. Pwede kayong bumili ng 1, pwede kayong bumili ng 2, pwede kayong bumili ng 3, pwede rin kayong bumili ng 4, pwede rin kayong bumili ng set. Yung 1, 2, 3, 4 na to na set, mas maganda rin talaga kung 1, 2, 3, 4 yung bibilhin nyo kasi yung ngipin ng tranny na to, less na siya, high speed na siya ng dalawang ngipin doon sa stock. Kaya mas maganda siya talaga doon sa standard. Kung may meron man ka pang karera nyo, pwede rin siya pang araw-araw mga katropa, araw-araw digmaan. Eto mga katropa, yung mga naghahanap ng mga pang racing, eto na mga hinahanap nyo, yung gear talaga kailangan sa... Kung meron naman yung mga budget mill, yung mga nag-aano lang talaga ng mga less lang ba na presyo. Meron din kami noon yung 1, 2, 4. Meron din kaming gano'n na presyo na mas mababa. Eto rin, kaya naman sa bulsa. Basta pwede na kayong kumuha kahit isa-isa lang. Pag-ipunan nyo, huwag yung biglain. Kasi kaya din naman talaga sa presyo. Kung gustuhin nyo talaga mabilis yung motor nyo, huwag nyo pahinayangan. Kasi ano nyo nene, kumbaga, goal nyo yan na magkaroon kayo ng ganitong tranny, yung gear na set, kung gugustuhin nyo talaga mga katropa, basta isipin nyo pwede kayong makabili ng isa-isa lang nito. Okay? At magsa-shoutout tayo ngayon sa aming masugid na mga customer, Dorindan Carlos from Malaybalay Bukidnon, at saka si Terence Katutel from Matina, Davao City. At maraming salamat sa pag-order nyo at sa yung inabil yung mga piyesa sa amin. At sana patuloy kayong mag-order sa amin at wala kayong sawang sumuporta sa akin. At kung sino pa yung gusto magpa-shout out, mag-comment lang kayo sa comment box natin para ma-shout out ko kayo sa susunod kong vlog. At sa mga parating pang sana nagustuhan nyo aking video ngayon. At huwag nyo kalimutang i-like and share and subscribe. At huwag nyo kalimutang pindutin ang notification bell para sa sunod uli ng mga ating mga pyesa, mga bagong pyesa na ipapakita ko sa inyo. Magiging updated na kayo. At maraming salamat at God bless sa ating lahat. Bye-bye!